Sa banal na pagtitipon, nangungusap siyang mahinahon, espiritu ng pagdunong, kaloob ng Panginoon, ang sa kanya'y ipinutong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, manahimik tayo sandali, at sa katahimikan ng ating puso, humingi ng tawad sa lahat ng ating pagkakasala. Sinuluhang tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating kang tagapag-anyaya sa mga makasalanan upang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalobnawan naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga minamahal, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi sa Diablo. Makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasip ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ulitin po natin, ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Panginoo'y nagahari na ang suot sa katawan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtatiwalaan.
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan. O ikaw na kublihan, kung ang dulot ay kaligtasan. Ating kabutihan at lugod ay nasa iloobin ng Diyos. Alleluia! 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 Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng timbalita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumaba si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao na makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng mga samang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, mubula ang kanyang bibig at nangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Anupat napalugmok ito sa kanya at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya, madalas siyang ihagis dito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan niyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot na malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako, tulungan niyo ako
bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritong nagpapabiti at nagpapabingi, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu at pinapangisayo ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, parihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalayas kundi sa magitan ng panalangin. Mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May dalawang tao sa ating ebanghelyo na tumanggap ng kanilang pagkukulang, ng kanilang kahinaan. Ang una ay ang ama ng batang lalaki. At ang ikalawa ay ang alagad o ang mga alagad. Ang una, pakitang-pakita ang pagtanggap ng pagkukulang ng ama. Nang siya mismo ang nagsabi, nalunalig po ako, tulungan niyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Ang ikalawa naman ay sa mga alagad, sa paraan ng pagtanong, bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Pagtanggap kung ano ang ating pagkukulang. Pagtanggap kung ano ang ating kahinaan. At mula rito, ang pagdulog sa Panginoon upang kung saan tayo may kulang, kung ano ang ating kawalan. Ang Diyos, sa pagdulog natin sa Kanya, tayo ay dumulog at humingi. Nauuna, ang pagtanggap ng pagkukulang. At ikalawa, ang paghingi ng tulong. Kung saan may kulang, at ito ay ating hiningi, ang Diyos ang magpupuno. Anong kulang sa iyo? Tinatanggap mo ba na meron kang pagkukulang? At hinihingi mo ba ang tulong ng Panginoon? Amen. Thank you, Father. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob na itong aming niaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain
nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang likha sa libutan, sa iyong kagandahang loob na itong aming inaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito na nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang Mahapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paganap namin ang banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain sa iyong karangalan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo, pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Uspusin mo kami sa pag-ibig kay San Juan Francisco namin Santo Papa, ni Gilbert ang aming Arsobispo at ang lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Iyon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Aurora Cornista. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ni San Sebastian naming patron, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugud-dugud sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang at tapuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama nating bigkasin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinamidikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang inanyayahan na dumulog sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako kakarapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ay lingkod na tapat, maaasahan ng lahat. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas,
na tumawag at lumingap sa mga giliw niyang anak. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa parang spiritual sa aking kaluluwa. Dahil hindi ko pa kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana sa parang spiritual ay matanggap kita. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso. At iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagkagip sa tanan. Sa magitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Batanggin yung panalangin para sa halalan 2022. Ama naming makapangyarihan, habang papalapit ang araw ng halalan, marapatin mo nawa na ito ay ganap naming mapaghandaan bilang isang Kristiyanong sambayanan. Biyayaan mo ang bawat Pilipino ng linaw ng isip at pagiging mapanuri sa pagkilatis sa mga naghahangad na maglingkod sa bayan. Isaalang-alang nawa namin at bigyan ng pansin ang pangangailangan ng aming mga kababayan sa mga iluluklok naming liderato. Maihalal nawa namin ang mga namumuno na magbubuklod sa bawat Pilipinong Batanggenyo, mga taong may integridad at tunay na malasakit para sa bayan. Bigyan mo rin ng inspirasyon ang lahat ng mga kumakandidato na maging mga pinunong tagapaglingkod ayon sa iyong huwaran. Unahin nawa nila ang ikabubuti ng mas nakararami. Manatili nawa silang kapanalig ng katotohanan. Gabayan mo rin ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong organisasyon, at mga volunteers sa kanilang pagganap ng kanilang nakatalagang tungkulin. Manatili nawa sila ligtas sa ngalan ng isang malinis na halalan. Lagi nawang manaig ang diwa ng paglilingkod sa bawat isa sa amin. Sa panahong ito ng aming paghahanda, sa lalong ikaluluwalhati ng iyong pangalan, tulungan nawa kami ng panalangin ni San Jose at ng mahal na Birhen ng Kaisasay, aming ina, para sa mapayapang pagkakasatuparan ng aming mga minimiti. Amen. Maraming salamat sa ating commentator, ushers at collectors, sa mga nagpatupad ng ating health protocol, sa ating mga kabataan sa social media, lectors, Eucharistic lay ministers, at ang kasama nating pari si Father Dex. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kasama ni Father Dex, ibigay ang pagbasbas. At pagpalain niyo kayo na makapangiring Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang hapag ng Panginoon ay naialay na. Humayo po kayo dalhin si Kristo sa sambayanan. Salamat sa Diyos.